back again sa aking Lee's Tech Channel. So, nandito naman ulit tayo for another video and another phone na naman ang ating i-unbox at i-review. And very excited ako, of course, kasi itong brand na to talaga inaabangan ko ang another phone release nila. Kasi nga naman, nung una nilang phone is talagang na-impress ako pagdating sa design. Unique kasi talaga sila, guys. Ibang klase yung kanilang device. At na-test ko nga yung unang phone nila. At sana hindi ako mabigo sa kanilang pangalawang phone. Kung makikita nyo nga at nandito nga sa aking kamay, itong pinakabagong Nothing Phone 2A, guys. So, sa mga hindi familiar ng Nothing brand, bago lang sila na-establish, guys, 2020. Parang London-based siya. Pero yung founder nito is isang Chinese-Swedish na si Carl Pei. And co-founder din siya ng OnePlus. So, yung ini-aim niya dito sa Nothing brands is talagang uniqueness, yung nilalagay talaga yung fun sa tech pagdating sa kanyang design, may excite yung tao kasi innovative din talaga sila and creative talaga sila. And bukod tangi din yung kanilang mga naiisip na mga disenyo, guys. Kaya naman talagang kaabang-abang din yung mga nire-release nilang product. Katulad nga lang nitong bagong Nothing Phone 2A, talagang box pa lang, guys. Parang meron siyang thought-provoking anthropomorphic appearance. Kung makita nyo nga dyan, sa box pa lang, di ba? Parang may mata, di ba? Fresh eyes. So actually, guys, in-unbox ko na ito sa aking TikTok. Sa mga hindi pa nakakita ng aking unboxing nito, visit nyo lang ang aking TikTok account. Inside the box, meron lang po siyang CC cable. So, yun lang po. Wala po siyang power brick, guys. Pero, ayun. Ayan po ang phone. Kate, kasi papakita ko na agad sa inyo. White po yung color ko. Pero, ayan. Ang ganda po ng back design ng phone na to. Talagang hindi nawawala sa kanila itong kanilang iconic internal smartphone design concept. Kung makita nyo nga dyan, diba? Ang ganda at enticing nga naman siya. Bukod tangi, diba? Yung kanilang design. And of course, hindi rin nawawala ang kanilang iconic glyph interface. Kung makita nyo dyan, mayroon siyang tatlong light configurations. But, ang daming functions niya, in fairness. Ang light niya is pwede gamitin as indicator sa timer, camera countdown, and a lot more. And of course, dito nga sa kanilang Nothing Phone 2 ay makita nyo itong dalawang lens na kanilang camera sa likod na parang eyes. Diba? First glance ko nga nito, para siyang robot's eyes. Napaka-smart ng pagkakagawa nila nito, guys. And sa mga hindi mahilig sa curved screen, ayan, eto para talaga to sa inyo kasi hindi siya curve. And magaan lang din siya, guys. Napakalinis lang tingnan ng kanyang design. Lalo na itong white. Sobrang gusto ko yung white na to. Eto po yung kanyang power button. Left side is yung volume rocker. Sa lower part, naka-place yung SIM card tray. So, dual SIM. Wala po siyang slot for the SD card. Now, na nakita niyo na po yung kanyang back design, now, kilatisin naman natin ito kanyang display. As we turn on, guys, ayan, makikita niyo na agad dyan etong display ng ating pinakabagong Nothing Phone 2A. So, as you can see there, ayan, napakaganda pa rin as usual na kanyang display. And yes, may malawak din siyang screen. Manipis na nga lang din yung kanyang bezels, guys. And punch hole camera na rin siya. So, there makikita nyo na malawak yung 6.7-inch flexible AMOLED display niya. Smooth na smooth yung kanyang screen. At makikita nyo pa drawer din siya where you can see the other icons or apps. Ayan, black and white din. Pero yung mga other apps naman is may color. Pero ayan, mostly black and white yung mga color ng ibang apps. There makikita nyo, guys, na etong phone na to is may 120Hz refresh rate din siya. And Corning Gorilla Glass 5 na rin po siya, which is good para mas matibay, no? And isa pa sa nagustuhan ko nga rin dito is meron siyang 2160Hz PWM frequency that is also to protect eye strain and fatigue. Ayan. Aside sa sustainable ang kanilang materials, may eye care din po ang kanilang display. May 1300 nits peak brightness din itong Nothing Phone 2A. So, ayan. Gustong-gusto ko ang kanyang display at ang quality ng kanyang screen. Sobrang nice at sobrang linaw. Now, kilatisin naman natin yung kanyang processor or yung kanyang system mismo. So, si Nothing Phone 2A, guys, is hindi rin naman siya nagpapahuli pagdating sa kanyang processor. Kasi powered din naman to ng MediaTek Dimensity 7200 Pro. So, we all know naman that it's an all-around chipset. Ayan. Really smooth performance and kayang-kaya nyo, effortless yung multitasking, guys. May fast peak performance siya of at 2.8 GHz na rin. So, ayan.
fast frameworks in game. Makita nyo naman dyan kung gaano kaganda at ka-smooth yung performance niya dahil sa kanyang powerful processor. And of course, operating system naman niya, guys, is powered na rin siya ng Nothing OS 2.5, which means Android 14, with a segment-leading 3 years of software updates. And of course, 4 years naman yung security updates. So, walang problema sa mga updates. And of course, pati sa RAM at ROM, guys, 12GB RAM na rin siya and 256GB. Malaking storage naman siya. Hindi na yan mapupuno agad-agad kahit marami kang photos and videos or files or documents. Ayan, now, eto na, sa exciting part, of course, the camera of this phone, kasi meron lang naman tong 50MP f1.88 with OIS and EIS, tapos meron siyang supporting camera din na 50MP din with, of course, the 114-degree FOV. So, makita nyo dyan, guys, tinest namin yung camera niya sa rear cam and, in fairness, sobrang impressive na kanyang rear camera performance. Ayan, very clear po ng rear camera niya, guys. Realistic talaga yung vibes ng cameras niya. So, sa camera lang dito, guys, masasabi ko, napakaganda ng camera ng Nothing Phone 2A. Hindi to sponsored, pero masasabi kong legit, maganda yung rear camera niya. And even yung 4K video niya, ang ganda rin. Tinest ko rin yung EIS niya and sobrang stable ng kanyang video, in fairness. And of course, by the way, yung front cam niya, guys, is meron siyang 32MP din. At ayan, tinest ko rin yung front camera sample shots. And there, makikita nyo kung gaano din kalinaw yung mga selfie shots natin dyan. Realistic lang yung vibes na kanyang front camera. Mala iPhone din, no? Realistic. And ang maganda rin sa kanya, guys, is napaka-fine at napaka-cleanest ng kanyang portrait, guys. Pati yung edges niya, guys, sobrang linis talaga, well-defined. Pwede na tong pang-vlogging phone din yung front camera niya kasi stable and even yung rear camera niya rin, guys. So, if you're looking for a phone na maliit lang siya pero maganda yung camera, panglaban na rin sa vlogging, ayan, masasuggest ko ito, guys, kasi sobrang ganda ng camera niya. So, ngayon, guys, sa kanyang battery naman, nagustuhan ko dito is 5,000 na yung kanyang battery, supported pa ng 45W na capacity ng kanyang charging. So, yan, para makita nyo, guys, yung performance from 12% naging 54% after 31 minutes. So, ganun kabilis ang kanyang charging experience. So, yun na, guys. Nakita niyo na po ang kanyang camera performance sa charging niya. Now, papakita ko naman sa inyo yung gaming performance kung maganda rin ba siya. So, there, guys. Sinest namin siya using the Mobile Legend gaming app. Super frame rate po yung kaya niya. And naka-ultra setting din po siya, of course. Kasi nga naman, Dimensity 7200 Pro yung kanyang chipset. So, ayan, napaka-power as expected yung kanyang gaming performance. Ayan, fast yung frame rates niya. Realistic din po siya, guys. Ayan. Napakalinaw at napakaganda ng kanyang quality ng graphic niya. Ayan, sobrang smooth niyang paglaruan, guys. Dahil din yan, meron kasi siyang 240Hz touch sampling rate din. Tinas namin siya sa COD, guys. And there, ultra frame rate din po yung kaya niya. And very high graphic. So, hindi ko in-expect na even sa gaming, guys, hindi din siya nagpapahuli. Talagang tahimik lang siya sa umpisa, pero napakaganda ng gaming quality din. So, yun na, nakita nyo na even sa gaming, guys, talagang ma-recommend ko siya. Sobrang ganda ng gaming performance ng phone na to. Napaka-underrated naman ito. And mas nagulat ako nung nalaman ko yung presyo niya. Kasi 20,990 lang siya. And there you can have all of it. The camera. Sobrang nice ng camera performance. And even the video stabilization nito, sobrang ganda rin. And yung gaming, nakita nyo naman yung gaming performance niya. Sobrang ganda rin niya. And ayun, yung design. Sobrang unique. I don't know if trip niyo yung mga ganitong design. Pero para sa akin, gusto ko yung mga ganon. Yung may unique talaga na level na design. Katulad nga nito na may anthropomorphic appearance, diba? Para siyang eyes. Fresh eyes. Ayun. So, sa design pa lang, guys, nako, sobrang sulit na niya. So, how much more yung nakita niyo na yung kanyang performance, diba? So, again, at the end of the day, nasa inyo pa rin naman yan, eh. Kung ano yung masasabi niyo, kung gusto niyo ba siya. Basta for me, impressed ako dito. Like, walang halong biro. Impressed ako sa performance niya. Talagang sobrang nalilito na ako sa nisilabas ng mga phones na yan. Kasi sobrang gaganda na. And napaka-reasonable lang yung price. Pero ito, guys, kahit hindi ito i-advertise, guys, may bibili talaga nito. Kasi maganda po yung performance niya. So, yung downside lang siguro nito is ayun na nga, wala siyang power brick. And another thing na hindi ko masyado rin na-appreciate sa kanya is wala siyang SD card slot. Although, malaki naman din yung 256GB na ROM, pero mas maganda pa rin yung may SD card slot para kunwari may choice ka kung gusto mo 1TB or ganun, mas higher, diba? Ayun, guys, yung 256GB naman, hindi naman din siya mabilis mapuno. So, okay lang din. But the rest of it, guys, when it comes to its design,
design, its camera performance, its gaming performance, solid na solid po siya. And ayan guys, sa mga gusto mag-purchase ito, ayan, bibigay ko po yung link kung saan nyo siya pwede i-purchase. Of course, sa Digital Walker PH. Ayan, and of course, I think available din to sa mga store nila nationwide. So yun lang po, I hope na na-enjoy nyo po ang aking video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, Katech, is till my next video. Bye!